Okay, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kanina nga po nakita nyo na in-upload ko na yung video about Sanya Lopez and Gabby Concepcion. Ngayon naman yung mga chika naman about Gabby Concepcion ang tatalakayin dito sa video na ito. So, of course, tinanong si Gabby kung kumusta ang pagkikipagtrabaho niya kay Sanya. Kasi si Gabby, ilang dekada na siya sa showbiz eh. At hindi ba siya nahihirapang makipagtrabaho sa mga younger generation nga ngayon, diba? So, ano ba, may difference ba noong mga panahon nila na sila yung teenager, sila yung mga bagay? Kasi sa mga artista ngayon ng mga bagong artista ngayon. But anyways, so sa tingin niya ba paano may chemistry ba sila ni Sanya? Paano nagawa yung chemistry? Anong ginawa nila para at least magkaroon ng chemistry? Kasi yan ang number one dapat na nakikita sa teleserye, ang chemistry ng dalawang lead na character. So yun ang tignan lang natin kung anong sagot ni Gabby. Si Gabby, kasi alam nyo naman pag sinabi ni Gabby Concepcion, Sharon Cuneta, yung mga ganun, Chris Aquino, Janice De Belen, yung mga ganun pa yung batch niya. So, with Gabby, sa recent batch, ano, parang sabi niya, kay Marian siya talaga dapat bagay eh. Yung itsura daw ng dalawa, bagay na bagay. Pero yun nga, hindi natuloy. So, mas mahirap ba kay Gabby ang makipagtrabaho sa mga mas batang leading lady? Ayun lang yon. So, hindi ko na masyadong ahabaan. But anyway, maraming salamat sa patuloy niyong pag-suporta dito sa aking YouTube channel. At sana po mag-subscribe kayo. Yun na nga, minsan chine-check ko. Ang dami-daming nanonood, pero hindi naman ako subscribe lahat. Lamang na lamang po yung mga hindi nakasubscribe. Kasi sa mga subscribe na nakasubscribe na manonood, na nanonood. So, please, mag-subscribe po kayo para mas marami pang video na mapanood nyo. At least po, ito legit, galing po ito sa mga press con, sa mga interview, at kami talagang iniimbita, hindi ito mga inimbentong balita lang. Dahil direct from the horse's mouth talaga yung mga kwento. So, yun muna for now. Paano okay natin to, guys? Let's watch this! Sanya, napaka-simple lang, katulad nga ng sabi ni Direk, magaling kasi magbigay ng coaching si Direk. Si Derek LA. And ang isang sinabi niya na hindi matanggal sa isip ko yung huwag kang umarte. Ganyan kayo. Yan. So, kung mapapanood mo si Sanya, ganun siya. Ganun lang siya simple. Hindi siya, hindi siya burgis. Kaya magigit mo talaga si karakter na ito. Ito, kasi bata pa lang ako, pinanood ko siya. Ay! Encantadia. Ganyan. Eh, gusto kong makasama sa Encantadia para lang makasama. Pero ayaw naman ako kunin mo. Correct, Mark. So, hindi na. Nagkaroon na kami ng bonding. Masasabi ko lang yun. Hindi kami magkakaroon ng bonding kung hindi nangyari yung lock-in. Kasi ngayon, nabigyan kami ng pagkakataon para makipagbiruan sa isa't isa, makasama ang isa't isa, malaman ang isa't isa. Kaya yung closest ng lock-in para sa taping, malaking bagay. Either nagiging close kayo sa isa't isa o nakakainisan kayo. Dalawa lang naman yun. So, buti na lang nag-work out. And the rest is history. Magkasama kami ngayon sa tape. Galing naman silang lahat. Kuminsan nga, kinakapa ako kung ano yung mga natututunan nila na pwede kong matutunan. Tulad ng TikTok, yung mga ganyan, mga sayo-sayo. Hindi, pero nag-i-enjoy ako pagkakasama ko sila. Nakikita ko na mahasanan din sila. Enjoy ako. Overall, lahat ng sama namin. Hindi lang kasama yung mga iba-ibang artista, kundi lahat ng staff. Yung iba, nakasama ko na rin. Of course, management ng GMA, bilib ako sa kanila. I think it's a brew. It's a concoction of different elements. No? Kumbaga sa pagkain, yung tamang spices, yung tamang halo. That's what makes the dish. Iya siya mag-advise pa sa akin. Alam mo, pinaka-advise na binigay mo sa akin. Ano lang eh. Hindi siya nagbibigay ng advice, nagbibigay siya ng pagkain. Wala naman siyang hinihingi advice. Kasi, doon nahihiya rin naman ako humingi ng advice sa kanya. Pero siguro kasi si Kuya Gabby, yung tipo ng tao na hinahayaan niya mag-grow. Ikaw bilang ikaw. Kasi naniniwala siya sa'yo. So, yun yung nararamdaman ko kayo. Hindi ko kaya hindi ka humingi ng advice dahil wala ka namang kalahingan ng advice. Wala ka namang boyfriend, wala ka namang
Kaya walang, hindi kailangan. Ganun pa yun, kailangan. At saka marami naman siyang kaibigan na sumusuporta sa kanya. Problema ng pamilya kahit naman niya. So, okay.